Hello, magandang umaga sa inyo at nandito na naman po tayo muli sa mga kapatid. Magandang araw sa inyo sa iba't ibang panig ng mundo, ng mga ating mga kababayan, ating mga kaibigan dyan sa labas, Pilipinas at sa iba't ibang parte ng mundo. Mga kaibigan, mga Pilipino, magandang umaga. Ang gusto ko lang i-share sa inyo is ay nandito sa Matthew chapter 4 verse 4. Matthew chapter 4 verse 4. Or 3, start tayo sa 3. At ang tinukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." Tatapwat siya'y sumagot at sinabi, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Ngayon mga kapatid, ito yung sabi ng Panginoon sa Diablo, kasi ang Panginoon tinukso ng Diablo. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang buhay natin ngayon is talagang ang pag-iisip natin ngayon, na maraming pag-iisip sa atin ngayon, talagang pagkain, di ba? Yung ano ba yung babalisa tayo sa mga anumang buhay natin ngayon, ano yung kakainin natin, ano yung dadamitin natin. Which is hindi masama yun. Sapagkat kailangan natin yun at nangangailangan tayo ng mga bagay na ganyan. Ngunit sinabi ng Panginoon, hindi lang dapat tayo dyan mabuhay sa pagkain o sa mga tatangkilikin natin o sa pananamit natin. Kundi, sabi ng Panginoon, ay mabubuhay din tayo sa salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, maraming nababalisa at nawawala ng pag-asa sapagkat hanap sila ng hanap buhay, hanap ng hanap ng makakain. Ngunit nakakalimutan natin mga kapatid na may Diyos na nangako, na may Diyos na may nag-aalok sa atin na hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi pag tinanggap natin yung salita ng Diyos ay magkakaroon din tayo ng buhay na walang hanggan, sapagkat ang katawan natin, ang pinakakain natin ay katawan o temporal body. Ngunit ang Diyos ang sinasabi, hindi lang tayo kakain ng pagkain for our temporal body, but ang salita ng Diyos ay ang pagkain ng ating kaluluwa, which is ang words of God o gospel of Christ na ipinangaral sa atin. Kaya mga kapatid, dapat nating malaman na huwag nating kalilimutan ang mga salita ng Diyos. Naghahanap buhay tayo, naghahanap tayo, ngunit huwag tayong magpakabisi sa paghahanap ng mga bagay na ito. Although kinakailangan natin ito, ngunit mga kapatid, huwag natin kalilimutan ang salita ng Diyos, sapagkat pagkain din yun. Yun ang napaka-importante, pagkain ng ating kaluluwa. Kaya nga dito, sa sinabi sa chapter 6, verse 19 ng Matthew, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi, magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi masisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi naghuhukay at hindi magsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, mag-iipon tayo ng kayamanan sa kalangitan, which is yung sinasabi niya for eternity ang inaalok niya. Sa atin mga kapatid, nakakalimutan na natin yung mga bagay na pangkalangitan sa panahon na ito dahil sa ating pagkabalisa at ating pagkalito, which is ginawa din ng ginagawa ng Diablo ngayon. The same ng ginawa ng Diablo kay Jesus sa Matthew chapter 4:4. At sinamagot naman si Jesus, sinabi ni Jesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas ang bibig. Means ang ating Panginoon ay tinukso ng Diablo
at sumagot siya, hindi lang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, tayo tinutukso din ng Diablo. Tayo kiniligaling ng Diablo. Dahil ngayon ay puno ng, dahil sa pandemyang ito, dahil sa mga pangyayaring ito, tayo ngayon ay nabibihag ng Diablo at tayo'y naaalipin sapagkat tayo'y naghahanap ng ang tao, mga tao ngayon naghahanap ng kung ano ang kanilang kakainin at anong kanilang dadamitin at anong kanilang magiging buhay. Ngunit ang sabi ng Panginoon, isa sa Diyos, salita ng Diyos, doon din tayo mabubuhay. Kumakain ng ating physical body, which is temporal body. Nagdadamit ito, which is temporal body. Ngunit, kumakain ng ating kaluluwa, which is eternity, ang pinangako ng Panginoon. Kung tayo sasampalataya sa ating Panginoon. Sa pangaral ng mga salita ng Diyos, ito ang ating pagkain at ito ang ating magiging buhay sa mga susunod na ating tatahaking buhay. Kaya ang pangako ng Diyos ay hindi liko. Kaya mga kapatid, sinabi pa sa chapter 6 verse 31 ng Matthew, kaya huwag kayong mga balisa sa mga at nagsasabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming dadamitin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas na ng inyong ama sa kalangitan ang inyong kinakailangan ng mga bagay na ito. Sabi, tatapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang lahat ng mga bagay at kaharian at ang katuwiran at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mga kapatid, ayun sinabi, huwag tayo mababalisa sa ating kakanin at dadamitin o iinumin. Sabi ng Panginoon, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag sa atin, mga kapatid. Huwag tayo mag-aalala sapagkat ang Panginoon nga ang nagsabi na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos. At nandito ang pangako, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos, which is a rules of God, upang tayo ay maging maluwalhati, hindi lang sa ating pamumuhay dito sa mundo, kundi ang pamumuhay natin na darating na haharapin natin sa kabilang buhay, which is napaka-importante ang pananampalataya natin sapagkat ito ang layunin ng ating pananampalataya ay iligtas ang ating kaluluwa. Kaya mga kapatid, mag-isip tayo lagi, hindi lang sa pagkain kundi sa salita ng Diyos palagi. Hallelujah. Kaya nga dito sa Philippians chapter 4 verse 19, sinabi niya rito, sabi ni Paul dito, Philippians chapter 4 verse 19, pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Yan mga kapatid, pupunan ng Diyos ang kayamaan ang ating pangangailangan ayon sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ano 'yon? Pangangailangan na 'yon mga kapatid. This is not only temporal material things. This is all things, material things, spiritual things, and good health, mga kapatid. Ayun ang pangako. Hindi lang sa temporal body tayo nakapokus. Kaya, mga kapatid, hanapin natin ang kaharian ng Diyos at mag-pray tayo palagi at makinig sa salita ng Diyos. Kaya nga, kung ano man ang ating mga tinatangkilik ngayon, mga kapatid, is mula sa Diyos lahat yan. Kaya dapat yan ibalik natin sa pamamagitan ng pakikinig natin sa Kanya. Siya lang ang nagbigay niyan, wala nang iba, mga kapatid. Kaya sinasabi sa Mark chapter 8, verse 36, sa Marcos 8:36, sinabi rito, Marcos 8:36, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Mga kapatid, mapapahamak ang buhay natin kung makamtan man natin ang sanlibutan
okay, mayaman tayo, nakuha natin lahat, pero nakalimutan natin ang salita ng Diyos. Nakalimutan na natin na may Diyos na nagbigay sa atin yan. Ang Diyos, mga kapatid, is napakabuti. Pero ang Diyos, ang kabutihan na binibigay niya, mga kapatid, pag tayo hindi tumalima sa kanyang mga salita, talagang may parusa tayo. Kaya mga kapatid, ayun lang ang aking share sa inyo. Habang naghahanap buhay tayo, habang naghahanap tayo ng mga ating mga ikabubuhay sa araw-araw, hanapin muna natin ang salita ng Diyos. At dito niya ibibigay lahat. Idadagdag niya sa atin lahat. Hindi na kayo maghihirap kung nakita niyo ang salita ng Diyos. Kung nakita niyo na ang kaharian ng Diyos. Kung nakita niyo na kung paano siya paglingkuran. At lahat ng bagay na ito ay ibibigay sa atin at idadagdag sa atin. So, glory to God. Purihin natin ang Panginoon. Hi sa mga kaibigan ko na nakakakilala sa akin. Pagpalain kayo at naway ito'y nakatulong sa aking sa inyong mga pamumuhay, mga kapatid. Kaya dadasal tayo palagi. Kaya ang trabaho natin, samahan natin ang pananampalataya sa Panginoon at pakikinig na salita niya. Without our strength and without our faith in God, our strength is nothing. Wala ito, mga kapatid. Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Ang mga salita niya ay nasa harap natin at itong salitang ito ay nagpapalakas sa atin at sa mga pangaral na ito ay naririnig natin sa bawat dako, sa palengke, sa eroplano at sa lahat at ngayon online in the name of Jesus. Purihin ang Panginoon. God bless you at pagpalain tayo ng Diyos. Ingatan kayo ng Diyos sa inyong hanap buhay at ang hanap buhay na ito ay maging simbolo ng inyong pananampalataya sa Diyos na may Diyos na nagbigay sa inyo niyan. Purihin ang Panginoon at God bless at purihin ang Panginoon. Ingatan kayo ng Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito at binigay mo sa amin ng salita mo, ng paalala na binigay mo sa amin na hindi lang kami mabubuhay sa tinapay kundi sa salita ng Diyos na binigay ng na lumalabas sa bibig niya. Maraming salamat po. Ingatan mo ang bawat isa sa amin sa anumang mga sakit at karamdaman. Ingatan mo ang buong bansa namin. Ingatan mo ang aming pinagtatrabahuang dako. Bigyan mo kami ng lakas at knowledge and wisdom sa mga salita mo. Salamat po, Aman Diyos. Binabalik namin sa mataas na papurit. Pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Glory to God. God bless.